After ng mentoring under ng Go Negosyo, nagpunta kami sa Gizo, Palilisa, Malbataan upang makita at masaksihan ang isang may potential na business na kung saan kakaiba ang kanyang mga niluluto. Sa negosyo, walang imposible, walang malayo, wala ring malapit, as long na nararating mo ito. Sa panahon ngayon, kung makikita mo, halos pare-parehas na ang mga negosyo. Pero dapat, mag-isip ka, mag-isip tayo ng kakaiba, na wala tayong katulad. Simpleng lugar, hindi mo akalain na kainan pala. Pero madali naman itong i-develop. Hindi na namin sinama muna ang mga price per minute niya dahil hindi pa siya tapos sa kanyang final costing. Ano nga ba ang kanyang specialty? Malaysian food. Na kung saan, karamihan sa amin, ay ngayon lang din ito natikman. May potential, di ba? Kakaiba. Pwede niyo itong puntahan o pasyalan na matatagpuan sa Gizo, Palilisa, Malbataan. Ang Palilisa, Malbataan ay hindi rin papahuli sa lugar na may magagandang tanawin, malamig na lugar at maraming mga puno. Hindi nga kami makauwi sa sobrang busog at dahil dito, murder kami ng kape. Yes, kaping barako, di ba? Pinoy na Pinoy ang dating. Sa mga gusto magnegosyo, hindi lahat ay nagtatagumpay sa simula. Marami tayong maranasan na ups and down. Pero huwag tayong susuko dahil sa pagninegosyo. If you quit, you are a loser. Focus lang, pag-aralang mabuti bago magsimula. Sundin ang gusto ng kalooban. Kung magsisimula ka, simula na natin ito ng tama. Be Jesus as the center of your life. Humiga ng guidance sa kanya, especially in business. Be a clean living, ingatan ng sarili, ingatan ng kalusugan, dahil hindi kayang pagmalasakitan na ibang tao ang negosyo mo. In your needs, in all your needs, go to the nearest TTI counselor, dahil malaki ang maitutulong nila sa iyo. They can support you in all aspects, hanggang sa umasenso ka na. Be humble, stay simple. Help your loved ones, bigyan mo sila ng magandang buhay kapag kumikita ka na. Tulungan mo rin ang iyong mga kapatid, bigyan sila ng puhunan at ibahagi ang magandang naranasan mo sa pagninegosyo. Share your blessings. Tumulong din tayo sa mga nangangailangan. Proverbs 11:24-26. Opo, dyan. Ayan ang oo, sarap. Ang pangyay, no? Ang kukuha nga pala ka sa ano. Ito, sarap ito, tong. Oo. Ah, mahal. Sabi mo naman sinabing may bisita ka pala. Ano yung sambal na to? Sila yung DTM. Sambal. Silya. Sambal, isa sila sa unang paste yan na gagawa sa mga spices na ito yung picture ng mga sa Malaysia. Kami na. Ito, ma'am. Gulay. Sayo, takwa, goreng. Sayo, takwa, goreng. At this one with peanuts. Peanuts, sir. Pang nasi limak yan. Pass. With rice. Meron. Ubus na. Meron, ubus na. Ito, ma'am. Teka muna. Ito yung... Ano po? Halitin ka ngayon. Ba't ngayon walang dumating? Ano po yung pangalan ito, ma'am? Chicken, ano po, for nasi limak. Nasi. Ito po, ito, magkakuan siya, magkasama po. Magkasama siya, ito, na, nasi limak. Kaya ito, gyoza. 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 Pro, Malaysian dish to, ma'am. Aha. Okay, ito, ma'am. Chinese to. Ah, Chinese. Oh, dim sum, di ba? Ano combination of Chinese? Japanese to. Japanese. Ito, ma'am. Ito, yung beef rendang. Ah, ito ba yung beef rendang? Explain mo nga yung beef rendang kung ano. Beef rendang, eh, di. Niluto sa gataho, tsaka sa yung gataho. Ito, ma'am, may tanto. Abi, yung goreng ko yan. Ah, sabihin yung goreng galing dun sa Malaysia. Goreng mo Malaysia, ibig sabihin ng fried. 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 Ah, yung may goreng sa inyo galing. May goreng. Yung, iba ang noodles na kulay dilaw. Yung kinakain namin sa Middle East na noodles na sikat doon. Baka nanginginig-inig ka pa. May dilaw yan, tsaka iba yung spices noon. Meron dito noon, kaya lang hindi eksakto lasa. May mga, may cumin, may fennel. Hindi na maanghang yan. Hindi masyadong eksakto lasa. Ay, hindi mo na ko yun.